up guys! Welcome back to my channel, Guest the Garden. Ngayon, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa munchin kong mga manok. Ngayon, pagkatapos kong bisitahin ang aking garden, dito naman ako sa aking manok. Ayan guys, mangingitlog na naman si Hen. Ayan. Ito naman si Rooster. Ayan, yung asawa mo, nangingitlog na, huwag mo takpan. Ayan. Nagagalit siya. Ayaw niyang videohan. Mamaya, mag-iingay na naman ito. Ayan. Ito yung kanyang rooster. Kakabang. Ayan. Nakapitong itlog ka na. Lumabas ka din. No. Ayan guys, pitong itlog na siya. Guys, ang pag-uusapan natin ngayon kung paano ang tamang pagpapalaki sa mga sisiw. Sapagkat napakasilan ang manok na ito, napakasilan ito. Kunting lamig ay nanghihina na kaagad yung mga sisiw. Kaya ang ginawa ko guys, para 100% na mabuhay ang kanyang mga sisiw, ay sinamahan muna niya ng 2 linggo ang mga sisiw niya. Sapagkat pagkakasama ang ina, ay nagiging masigla yung mga sisiw. Pagka tumutuka ang ina sa pagkain, ay tumutuka din ang mga sisiw. Unlike doon sa walang ina, ay hindi mo mapipili tumuka yung mga sisiw. Kaya hindi magiging 100% na mabubuhay ang mga anak. Guys, ito yung mga sisiw na sinasabi ko. Bali, 45 days na sila. So, 100% buhay. So, pagka ganito na, ay buhay na. 15 araw, sinamahan ng ina at ihinayad sa pagtutuka ng pagkain, ito na sila ngayon. So, ayan. Guys, ito yung sisiw na 45 days. Ang tamang pag-aalaga guys ay talimliman ng inahin ang itlog kung hindi naman kayo nagmamadali. Talimliman at pag napisa ay samahan ng 15 araw ang sisiw para i-guide na kumain at kahit sino namang anak pag inihiwalay mo ang kanyang nanay ay talagang malulungkot. Diyo ba? Kaya ito, sinamahan ng 15 araw. After 15 araw, tinanggal ko na si inahin. At after 3 days, nangitlog na agad siya. Ayan, ito, nangitlog na agad siya. So guys, huwag kalimutang i-like ang ating video. At i-share. At higit sa lahat, i-subscribe ang aking channel, Guest the Garden. Bye-bye!